Hi guys! Welcome to my channel. Today, magsasagot tayo ng mga parabola problems. This is under pre-calculus ng analytic geometry ng grade 11 students. So, start na tayo. Number 1. The vertex is at negative 7, 4. The axis of symmetry is x plus 7 is equal to 0. The length of the latus rectum is 6 and p is negative. Find the focus, endpoints of latus rectum, and the directrix. So, ako ang pinakauna kong ginagawa is ginagraph ko siya. So, since ang vertex natin is negative 7, 4, nasa quadrant 2 yan. So, papalaki natin yung quadrant 2. And, plot natin, negative 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Ito yung 4. So, ito yung vertex natin. So, negative 7, 4. Extend natin. Next, yung axis of symmetry. Equate natin yon. X is equal to negative 7. Negative 7. So, ano tong axis of symmetry? So, ano muna natin? Gagawin ko lang siyang dot kasi hindi naman siya ano, masyadong ano sa graph. Significant. So, next, nagagawin natin. And since pala meron na tayong vertical axis of symmetry, may hint na tayo na ang graph niya is either pataas or pababa. Kasi diba kapag meron tayong parabola, ang axis of symmetry niya is eto. Hahati siya sa hahatiin niya yung parabola into two equal region. Mali yung ganito. Yun ay mali. So dapat kung ganito naman, ang axis of symmetry niya is eto, hindi ganito. So yan. Dito na tayo focus. Next, the length of latus rectum is 6 and p is negative. Diba ang alam natin ng latus rectum, let's say ganito, ang length niya is absolute value of 4p, then given na 6. Pero ang sinabi, negative daw yung p. So, pwede na natin tanggalin itong absolute value and inenegate natin yan. So, solving for p, we have negative 3/2. So, saan natin ito gagamitin na P? Ang P is the focal distance. So, from vertex to focus, let's say, ito yung vertex, ito yung focus, ito yung focus, ito yung tinatawag nating P. So, gagamitin natin yan to find the focus. And since negative yung P natin, ito yung vertex, so ang focus pala natin is nasa baba niya kasi negative yung P. Positive, ang P is positive pagpataas, and pa right. Pagpababa and pa left, siya is negative. So, negative siya. Ang orientation ng graph natin is ganito lang. So, ayan. Paano natin mahanap yung focus? Let's say, andito yan. Gagamitin lang natin to na vertex. Since ang vertex is kalayin lang ng focus, so ang focus natin ay parehas ang x-intercept, which is negative 7, and yung y-intercept niya, ma-minus lang tayo ng 3/2. For minus 3/2, so we have the focus. So, ilan to? 2 times 4. 8 minus 3 is 5. So, meron na tayong focus. Meron na tayong answer. Next, endpoints of latus rectum. So, i-graph pala natin itong ano. Let's say, andito yan. 5/2 is 2.5. So, let's say, andyan. And connect natin. And itong line na drino ko is the latus rectum. And ang endpoints na sinasabi niya is etong dalawa. So, yan yung next na hinahanap. Paano ba natin yan mahanap? Dapat alam natin na kapag meron tayong parabola, ang P dito and eto ay may similar, ay ano, may relationship. This is 4P. So, this half is 2P. And ito is 2P rin. So, yun yung gagamitin natin. Since kalayin siya ng focus, ang endpoints ng latus rectum niya ay, ilagay natin ang endpoints of latus rectum. So, eto, gagamitin natin focus. E di ba same lang naman yung ano niya? Yung y-coordinate. So, ibig sabihin pala, magbabago lang yung x-coordinate niya kasi nagpa-right, nagpa-left. So, ang gagawin natin, copy natin yung negative 7 and, di ba 2p yun? 2p, sabi kanina.
So mag-a-add tayo and magma-minus tayo ng 2p. Kasi itong plus 2p is pa right and negative 2p is pa left. So pwede na natin i-substitute, we have positive negative 2. Ano yung p? Okay, negative 3 half and pi half. And pwede na natin sila i-separate. So una is negative 7 plus, and ano na natin to? Yung magiging 2 times negative 2 third is negative 2 third, negative 3 half. So magiging negative na to. And 5 half. And yung isang point naman is negative 7, pero negative to. So negative times negative is positive. And multiply, we have 3, then 5 half. And solving for ano, di na pala siya kasha. So dito na lang, kasha pa naman. LCD, we have negative 14 minus 3 is negative 17. Now we have, eto na yung isang point. And yung isang point naman is negative 4, 5 half. So ayan, meron na tayong focus, endpoint of latus rectum. Next is the directrix. So saan natin to i-ano? Dito na yung directrix. So ang directrix, dapat alam natin na eto yan. So kunwari andito yan. And dapat alam natin na ang distance from vertex to focus is equal to from vertex to directrix. So medyo ano na. Basta itong distance is equal to this distance. So ang directrix natin, directrix. And since ano siya, horizontal, we have y is equal to, di ba ito yung focus? E di ang babaguhin lang natin yung y coordinate niya. Anong gagawin natin sa 4? Alam natin yung p na 3 half. So since pataas, gagawin natin magpa-plus tayo ng p half. So, solving for y, we have 2, 8 plus 3 is 11. So ang directrix natin is y is equal to 11 over 2. So tapos, ayan na yung sagot. The axis of symmetry is vertical. The vertex is at the point of origin. And the parabola passes through the point negative 6, negative 3. Find the focus of parabola. So graph na natin. Ayan. Ang vertex daw is 0, 0. And yung point na nag-pass is negative 6, negative 3. O negative 6, negative 3. So andyan yan. And since sabi, the axis of symmetry is vertical. So since eto yung vertex, di ba ang vertex is kalayin lang ng axis of symmetry. Kunwari andito, eto yung vertex. So ang axis of symmetry is kalayin niya. So kung eto yung vertex, so vertical daw. So eto yung ano natin, yung axis of symmetry. And since vertical yung axis of symmetry, ang possible graph niya lang is pataas or pababa. And since yung graph nasa baba, ang graph niya is pababa. So eto yung graph niya. Next, anong gagawin natin? Since focus ang hinahanap, ang hahanapan natin is P. Kasi vertex. Tapos pag nakuha natin yung P, tapos ang buhay. And paano makuha yung P? So gamit lang natin yung standard equation ng parabola. Since pababa yan, ang naka-squared is x. Kasi pag pataas pababa, x yung naka-squared. Pero pag pa-right and pa-left, ang y yung naka-squared. Dapat alam nyo yan. So we have, substitute lahat natin. Di ba ang vertex is 0, 0? So we have x squared is equal to 4p. Then y na lang. Sa iba, direkta na silang sa ganito. Pero sa akin kasi, ang ginagawa ko, ito na lang ang inaano kong formula. Para sa lahat ng parabola, ito lang yung i-memorize ko. So next, yung point, di ba itong point is x and y coordinate. Substitute lang natin, we have negative 6 squared. We have 4p and negative 3. They solve negative 12p, 36. P is equal to negative 3. So alam na natin yung p, so madali na lang yung focus. Since ito yung vertex, ang focus niya is nasa baba, nasa loob ng graph. So, baba lang tayo ng 3. 1, 2, 3. Naging negative yan kasi bababa tayo. So, eto na yung focus. So, anong coordinate niya? We have 0, negative 3. So, yan na yung focus. The axis of symmetry is vertical.
whose focus is at 2, 1, whose latus rectum has length 4, and whose directrix causes 3rd and 4th quadrant. Find the vertex and the general equation of the parabola. So, graph natin. Kasi yan yung dadalian ko. So, focus at 2, 1. Ito na yung focus. Next. Latus rectum has length 4. So, di ba ang latus rectum is kalain lang ng focus? And alam natin na yung axis of symmetry pala natin is vertical. So, dapat pala yun ang nauna natin. So, kunwari ito yung axis of symmetry. Therefore, ang possible graph lang niya is either pataas or pababa kasi vertical yung axis of symmetry. Next, yung latus rectum daw is 4. Di ba kalain lang yan ng focus? So, kung ito andito, ang 4 is, ito. Take dalawa sa left and right. So, meron na tayong endpoints of the latus rectum. Next, whose directrix causes the 3rd and 4th quadrant? Let's say, andito yung directrix natin. So, kung andito yung directrix, yung opening ng graph is pa doon, pataas. So, ganito. Let's say, ganyan yung parabola natin. So, next, ang inahanap is vertex and general equation of parabola. Diba, andito lang yan naman yung parteng vertex. So, paano natin yung mahanap? Siyempre, ang hahanapin natin is yung P. Kasi from focus to vertex, yun yung P, yung focal distance. Given tayo ng latus rectum, yung length, diba ang length ng latus rectum is 4P? So, ay absolute value of 4P. So, gagawin natin is 4. Alisin na natin yung absolute. Solving 4P, we have 1. And since pababa yan, or yung vertex is nasa baba, ang gagawin lang natin, magma-minus tayo ng 1 sa focus. So, ang vertex natin is 2. Pares lang yung x-coordinate ng vertex. And yung 1, ma-minusan lang natin ng 1, we have 0. So, eto na yung vertex natin. So, andito yung vertex. Let's say, eto. So, ayan. Next na gagawin, find the general equation. Since pataas yan, ang graph, ang ano niya, ang standard equation is x minus h squared 4p y minus k. Ayan. Meron na tayong vertex. Di ba ang vertex is hk, ito, hk. Meron tayong p. Substitute natin lahat. We have x minus, ano yung h2? Ang p is 1. And ang k is 0. So, alisin na natin. Magiging y na lang yan. And 4 times 1 is just 4. O, ayan na. Pero ang hinahanap is general equation. Yung may 0 sa huli, sa right side. So, ano na lang natin? Expand natin. So, we have x squared minus 4x plus 4. At marunong na tayo mag-expand ng square of a binomial. 4y. And lipat natin, we have negative 4y minus 4x plus 4 equals 0. So, ito na yung general equation ng hinahanap na parabola. The parabola passes through the point negative 1, 5 and its vertex is at 0, negative 4 with a horizontal axis of symmetry. Find the standard equation of parabola. Graph natin. Negative 1, 5. Siya yung point. So, ito. Lagay natin negative 1, 5. And yung vertex is as 0, negative 4. Ito yung vertex. Lagay natin yung 0, negative 4. And sinabi, horizontal axis yung symmetry. Kunwari, meron tayong parabola na ganito. Ang axis of symmetry is aligned sa vertex. So, since ito yung vertex natin, and sinabi, horizontal yung axis of symmetry, therefore, ito yung axis of symmetry natin na sinasabi. And since horizontal yung axis of symmetry natin, dalawa lang yung possible na graph. Either pa dito, yung opening, or pa doon, pa left. And since ang point is nandito, ang graph niya is pa ganito. Bawal naman pa ganito kasi hindi masasali yon. So, ito. Ito yung graph ng parabola.
Ipagpalagay na natin na ano, pantay yung drawing ko. Ito yung vertex basta. Next, hinahanap standard equation na parabola. Sulat natin yung standard equation. And since ang opening niya is to the left, anong naka-square? Yes, y. Yung y minus k squared is equal to 4p x minus h. Dapat alam nyo to. Pag pa-left and pa-right, y yung naka-square. Pag pataas, pababa, x yung naka-square. So, next, di ba ito yung h and k? So, ilagay muna natin. We have, substitute natin kasi ang hinahanap natin is p. Kasi ito yung standard equation. Ang kailangan natin hanapin is k, p, and h. So, pag meron na tayo nun, so tapos, meron na tayong h, k, p na lang yung hinahanap natin. So, have y. Ano yung k? Negative 4. So, magiging positive 4 na to. 4p. Ano yung h? We have 0. So, pwede na natin tanggalin siya kasi 0 lang naman. Next, gagamitin natin yung point na ito. Di ba ito yung x-coordinate, ito yung y-coordinate. Substitute natin, we have 5 plus 4 square 4p. We have negative 1. So, solving for p, we have 9 square, we have 81. P is equal to negative 81 over 4. So, sana nakasunod kayo. So, substitute na lang natin dito. Yun na yung, ano niya, standard equation. We have y minus, ano yung k? Negative 4. Nagiging positive na yan. Ano nga yung p? Nabura ko pala. Negative 81 over 4. And yung h is 0, so magiging x na lang yan. So, simplify natin, we have, cancel to, we have negative 81 x. So, eto na yung standard equation ng parabola. So, ayun guys, kung nakatulong man tong video na to sa'yo, subscribe ka na para sa susunod na video ay updated ka na. And, pa-share na rin sa ibang kakilala. Thank you!